Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Yes, walang utang na loob si Liza kay James Reid at never siyang magkakaroon ng utang na loob. First world mentality pareho yan si James and Liza, kaya aasenso sila. Huwag ninyo i-expect na ma-flatter si Taylor Swift kapag nakita na niya ang Philippine version niya. Mapakita. Welcome to another episode of Tara Cafe, where we take the Herculean task of correcting the ills of Philippine showbiz. Gusto nating makatulong sa bayan, kaya meron tayong vlog na ganito. And if you will ask me, bakit ito ang ginagawa mo, attorney? Attorney ka pa naman, edi politics na lang pag-usapan mo. Kasi mas doable naman kahit papano ang itama ang showbiz kumpara sa itama ang politika ng Pilipinas. Sabi ko nga sa mga anak ko, laging magsimula sa maliit kasi mas madali yun. Huwag mo kaagad, no, sagupain ang pagiging magaling na hockey player. Magsimula ka muna sa fundamentals, no? The right way to skate. Skate low, di ba? Work on your edges, reverse skating, jump without falling down, balance, etc. Sa atin naman, mga gurang, start muna tayo sa mas maliit. Showbiz, sports, fashion, etc. Yun muna ang tulungan nating magbago. Kasi masyadong madumi ang politika. Masyadong malaking problema ang politika. So, magsimula muna tayo doon sa mas maliit ng konti. This will be quick kasi gusto ko lang bigyan kayo ng isang episode pa bago kami magbakasyon ng pamilya. We are going to Sedona, Arizona. Ang pinaka-recent na artista na alam ko nagpunta dyan yung family ni Julia Barreto. Hindi niya sinabi sa akin dahil hindi naman niya ako kilala. Nakita ko lang sa Instagram account niya at ng mami niya na si Marjorie. As expected, hindi kasama si Dennis Padilla. Baka na kay OG Diaz, papa-interview. Sasabihin na naman na walang kwentang mga anak. Sila Julia Barreto. I'm introducing a new segment today and it is called Top 10 ni Attorney. So, dalawa na ang segment natin dito. Yung pinakamagaling na manager sa mundo at Top 10 ni Attorney. Self-explanatory naman yung title, di ba? Meron tayong topic and we do a Top 10 countdown. Sabihin na mga nanonood, ay nako, Liza Soberano na naman yan. I-off na natin. Mali kayo. Meron naman tayong menu na sa screen natin. So, alam niyo na si James Reid ang bueno mano ng ating bagong segment na pinamagatang Top 10! Top 10! Top 10 ni Attorney! Ang ganda ng intro natin, ha? Halatang ginastusan talaga. Top 10 ni Attorney! Alam niyo, nakakalungkot sa social media. Parang may mga fans yata si Liza Soberano na galit kay James Reid. May nabasa pa ako. Dalawang issues. Number one, walang ginagawa o walang nagawa si James na tulong sa Hollywood career ni Liza. And number two, dapat walang utang na loob si Liza kay James. Otherwise, James will just be the next Ogie daw. Kung pinanood nyo yung last episode natin, then alam niyo na kaya Ogie daw ang tawag natin kay Ogie Diaz dahil walang lumalabas sa bibig kundi daw. Hindi ako sure. Iwalay na daw. Ang sagot ko dyan sa dalawang issue na yan. Number one,
Well, we really don't know kung anong mga specific actions, specific plans, o kung ano yung mga ginagawa at nagawa ni James para sa karir ni Liza. Hindi natin alam. And number two, yes, walang utang na loob si Liza kay James Reed. At never siyang magkakaroon ng utang na loob. We don't know kung meron o wala ngang ginagawa at nagawa si James na nakakatulong kay Liza dahil... Anong sagot? Hindi naman nagkwekwento yung dalawa ng mga naitutulong nila sa isa't isa. Which for me is just proper. Tama? They are keeping it professional. It means hindi nila kailangan ng public validation. Kaya wala kang naririnig, oy, ako nakiusap, kaya nakapasok siya dyan. Oy, ako yung nag-ayos, kaya natanggap siya dyan. Hindi nila kailangan magbilang at magpabida in public kung ano man ang ginagawa nila para sa isa't isa. Oh, napakagandang kaugalian. Oh, from now on, dapat kung mayroong agent, talent, relationship, yan yung gayahin ninyo. Hindi yung bawat tulong nyo lalabas. Kukwento nyo lahat para bida kayo. They have a contract, di ba? May agency contract yan. Job description is written there. Obligations are listed for both parties there sa kontrata, di ba? Compensations, amount of fees to be paid are there. Oh. Penalty in case of breach, nandyan lahat yan. Oh. Hindi na kailangang ipamalita sa buong mundo anong ginagawa nila as talent and as manager. Oh. Di ba? Kasi dyan nagsimula lumabas... Yung mga haters ni Liza, di ba? May taong nag-decide, kailangan ko magbilang in public ng lahat ng naitulong ko sa taong ito. Para makita ng tao na walang utang na loob itong taong to. Issue number two, yes, walang utang na loob si Liza kay James Reed. And I don't think James is asking for any. Ha? Nangihingi ba? Hindi naman. First world mentality pareho yan si James and Liza. Kaya aasenso sila. Oh. Narinig nyo bang nanumbat si James Reed kay Liza? As you can see, secured si James sa pagkatao niya at sa position niya sa mundo ng showbiz. At hindi niya kailangang magpa-pogi. Kasi pogi na siya. Mm. And before I start our top 10, lest I be misinterpreted, no? Kailangan ini-explain mo palagi yung sarili mo. Let me tell you this. You can praise a person without pulling down another. Possibly yan. You can enumerate the good qualities of James Reed as a manager, ha? Without shooting down or discrediting Liza Soberano. Diba? Posibleng purihin ang manager na hindi dinidiscredit, hindi hinihila pababa yung artista. Oh, ang naging problema, di ba, ni Liza sa former manager niya, ano? Nagbuhat ng bangko yung manager, nanumbat ng nanumbat para gumanda yung papel niya, para magka-clout siya at the expense of Liza Soberano. Kailangan masira si Liza para umangat siya. Nakatungkol doon. Oh, di ba? Kailangan biktima siya ni Liza Soberano. Tinapakan yung kapwa para umangat. Oh, hindi naman umangat. Lalong nalubog sa paggawa ng fake news. Ang chismis ay fake news na ngayon. In-explain na natin yan sa last episode. Kaya ano yung binabato ng mga haters kay Liza? Ungrateful. Ang tanong, kanino? Diba? Eh, di doon sa former manager niya. Walang utang na loob. Kanino? Eh, di doon sa mga former managers niya. See? Oh, sisisihin niyo pa si Liza. Eh, yung idolo niyong fake news peddler ang dahilan. Sabi ko, maiksi lang to. Sarap kakwentuhan kayo, to be honest. And with good coffee. Mm. So, eto na! Kung kayo ay aspiring actor or actress at alam nyong you have what it takes to make it,
na sa isip ninyo kailangan nilang ng magaling na manager. O huwag magpapabudol. Pakinggan si Attorney. Eto na ang top 10 reasons ni Attorney why you should get James Reid as your manager. Number 10. Hindi naninira ng kapwa. Hindi kagaya ng iba, di ba? Jegs, pasok. Teka, tay, bakit si James Reid? Kaya naman alam niya sa pagmamani. Wow. Bakit daw kay James Reid? Wala pa naman napapatunayan si James Reid sa pagmamanage. Bakit sa kanya pinagkatiwala ni Liza Soberano yung kanyang career? Bakit kay James Reid? Bakit hindi na lang sa iba? Diba, tay, yan din yung tanong ko. Bakit si James Reid? O diba pagkatapos niya umalis sa Viva, na-manage niya pang maayos yung career niya? Hindi ba? Hindi pa nagsisimula yung trabaho. Questionin nyo na agad yung kakayahan nung kapwa ninyo, manager. Diba? Kung hindi ba naman kayo mga talangka? Number 9. He works in the background. Iwasan nyo ang manager na pinamamalita sa buong mundo na siya ang manager ni ganito at ni ganyan. Nakakarma yung mga ganyan. Yung Liza nila nagiging Aiko. Ito ang regalo ko dahil nag-sign tayo ng kontrata. Ano ba? Ano to? Yeah, pure ba talaga to? Speed lang sumisina pa ako. Lars pa na. Buksan mo na lang. At yan ang magiging tanda ng ating friendship na may resibo. Oo. Ano nakakagawa talaga yan? Oo. Ano? Ano? O hindi lang naman ang nasa loob. Tama ba to? Tapos Dior. At isa kabala ako, di ba? Kumunta akin mo sa gabi. Sira ang look. Bagay sa'yo to. Bagay ka leading lady. Diba yung totoo niyan, mother? Ako talaga ang kinukuha. Yan, may resibo tayo. Ay, kaya sa tiwala. Baka matamay kayo sa karma. Number 8. He let his work speaks for itself. Di ba? Basta si Liza nasa Hollywood na, interview niya left and right, no? Appearances niya left and right. Kung hater ka, credit it to whomever you want. I don't care. Secure sa pagkatao niya, sa position niya, si Mr. James Reid. Number 7, may tiwala sa talent. You need that para hindi mo tratuhin parang robot. Robot? Robot? Yung mga anak ko, pinanganak at lumaki dito. So, a lot of times pinagtatawa nila yung Filipino accent. Robot. Anyway, robot. Laissez faire ang policy ng mga taong may tiwala sa talent, di ba? Natutunan nyo yan sa economics. Very little interference. Yan ang laissez faire. Number 6, very professional, 'di ba? Hindi nagkukuwento ng personal na buhay ni Liza Soberano. A good manager knows that personal stories are for the actress or the actor to tell. That is her story to tell, 'di ba? In the future, kung gusto gumawa ng libro ni Liza at ikwento niya doon na yung early struggles nila ng daddy John niya, di ba? Mahirap mag-commute, mahirap mag-audition, then let her. Sa kanya yun. Kwento niya yun. She owns that. Huwag yung pangunahan mo para ma-insert mo yung sarili mo doon na hero ka, binigyan mo ng kotse. Anong klaseng manager yan? Number 5. Hindi nanunumbat. Right? Wala ka na rin kay James na. Kundi dahil sa akin, hindi magiging Hollywood star yan, 'di ba? Nasa star magic pa rin 'yan. Baka puro sigaw at sampal na yung acting na natatanggap niya. 'Di ba? Ganun na yung movie sa Philippines, si sampalan, sigawan. Ang ganda ng movie. Ang daming sigawan. Galing sumigaw ng artista na yun. Hayo! May nakita ako, nag-post niya ng yung fly-by night acting school. Kala mo, exorcism, mass exorcism. Hayo! 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 Tignan mo sila, nanlilimahit. Asim. Anyway, kasa na tayo. Kaya humahaba, ang daming pasakal eh.
Ayan, hindi nanunumbat number 5. Ayan, number 4. Oh, hindi umaasa sa hype. Mm, guilty dyan, ABS-CBN. Even GMA, di ba? Mas maingay pa yung hype kesa doon sa actual project, di ba? New season ng Batang Quiapo. Mga pasabog sa Batang Quiapo ngayong Lunes. Pero pag pinanood mo, parang ang probinsyano lang. Ang tanong kasi dyan, di ba? Ano pang pwede gawin ni Tanggol na hindi pa nagawa ni Cardo sa loob ng 7 taon na nasa area ang probinsyano? Mm. James Reid as a manager, hindi niya kailangan gumawa ng kung ano-anong gimmick at chismis para mapag-usapan lang ang talent. Number 3, very presentable. Mm. Guwapo, articulate, no? Not to dampen the spirit of less attractive people like you and me na nung nagsabog ng kagandahan at kagawapuhan ng Diyos isang umaga, eh tayo ay natutulog. But research showed, pinag-aralan yan, scientific study, diba? Good looking people enjoy preferential treatment in life. Mm. Angat sila sa atin. Kaya nga, diba, Panay Pabelo natin, A.V. Aguilar, etc., etc. Mm. Artikulo mismo yan sa Psychology Today. So, gusto mo namang maayos ang itsura ng nagre-represent sa'yo. O, hindi yung nanlilimahin, diba? Ang ahente ay refleksyon ng trabaho na ino-offer mo. O, kailangan maayos. Number 2, hindi credit grabber. Narinig nyo ba si James ng kwento? Paano nakapasok si Liza sa SAG Awards? O paano nakuha si Liza sa Lisa Frankenstein? Paano siya kinuha ng authentic management? Kung yung dating manager na yan, ako, alam nyo na sino mga kinausap nila, ano ang mga deals, ano yung decision nila, kasi kami naman ni Liza nung in-offer yan. Ganito kasi kami ni Liza. O, nandun siya sa kwento, nasa gitna siya ng lahat ng negosasyon at preparasyon. Kung paano nakapasok si Liza sa SAG, sa anime, paano siya nag-apply sa Lisa Frankenstein. Credit grabber. Tatak Star Magic. And finally, number 1 reason why you should hire James Reid as your manager. You can ask her. Diba, when pressed about the status of Liza's love life. Sila pa ba ni Enrique Hill? Sila pa ba ni Enrique Hill as a manager? Anong sagot po? You can ask her. Compare niya yan dun sa isang manager 20 minutos mag-explain paikot-ikot para sa clout at engagement, para nakatutok sa kanya yung camera at spotlight, punong-puno ng disclaimer para iwas demanda, tapos ali, hayaan na lang natin sila ang magsabi bukas ang aking programa. Kung gusto nila, James doesn't want the spotlight on him, di ba? Hindi niya kailangan ng 15 minutes of fame. Yan! I hope you enjoyed our first episode, na first top 10 ni Attorney. Mm. And as you can see, you can praise James Reid without dragging Liza Soberano and vice versa. Oh, ganyan din sa kahit sino, diba? You can praise Catherine Bernardo without dragging Liza Soberano, without comparing her. Ganun din naman si Liza. You can praise Liza, diba? Without dragging Catherine Bernardo and compare them. You don't have to compare to praise someone. Mm. Okay, let me touch one more issue and then I will let you go. Maaga yung dismissal natin ngayon. May mga Pinoy na masama ang loob kay Taylor Swift kasi hindi pinapansin si Taylor Swift. Oh, mga netizen. Na dapat daw, no? Dahil sa lahat ng nagawa ni Taylor Swift sa career ni Taylor Swift, ano man 'yan. Dapat siya yung binigyan ng 22 hat
ni Taylor Swift sa Singapore concert niya. Oh, ay di sinerge ko yung concert ni Taylor Swift. Oh. So sabi ko, nakita ko yung recipient nung 22 hat. Magkakamot lang ako ng likod. Okay. A very adorable looking kid, yung recipient ng hat, di ba? How can you argue with that choice? How can you question that choice nung Taylor Swift team, di ba? That event will leave a lasting impression on that little girl. Good for her. Huwag na nating questionin kung sino yung mga bibigyan. Kung puro bata yan, that's good. That's good. Huwag kayong parang yung mga magulang sa baseball games. Dito sa US, big sport yan, ano? Baseball, just like basketball, hockey, football. Yung mga bata, gusto nila makakuha ng souvenir ball. Oh, pag professional player, makikita yung isang bata humihingi ng foul ball, no? Ibabato niya dun sa bata. Pero yung mga adults na magugulang, mas malaki sila, mas mahaba yung kamay, sila yung magka-catch ng bola. Tapos tatakbo. Oh, iyak yung bata. Huwag kayo ganun. Agawan niyo pa yung mga bata ng ano, ng souvenir nila. Let them. Another thing, Taylor Swift is a Filipino brand of entertainment. Huwag niyo expect na ang type natin e type ng buong mundo. Siguro sanay na tayo, hindi na natin napapansin ang ating gawi bilang Filipino, yung kultura natin. No? Kaya hindi na natin napapansin, di ba? Parang amoy natin. Oh, hindi mo naamoy yung sarili mo. Pero pag sakay mo ng FX, may FX pa ba? Nung panahon ko, FX na sinasakyan. Di ba? Amoy ng mga tao, amoy bagoong. Amoy bagoong. Ikaw na, wala naman. Hindi mo na naaamoy yung sarili mo. So, isa sa mga dahilan bakit madaming natutuwa kay Taylor Swift sa Philippines ay dahil sa kanyang, aminin ninyo, kakaibang anyo, nakakatuwang anyo. Di ba? Ang layo-layo ng itsura niya kay Taylor Swift. At natatawa kayo doon. At masaya kayo doon. O, magpakatotoo tayo dito sa Tara Kape. O, tayo lang naman eh. Anyong napakalayo kay Taylor Swift. O, that's Filipino humor. Yung kukuha tayo ng super awkward ng itsura. Ang layo ng itsura doon sa celebrity. Diba? At ipapangalan natin sa magandang celebrity. Parang si Whitney Tyson. Oh, layo ng itsura kay Whitney Houston. Tatawa tayo. Juliana Pariscova. Na super layo ng itsura kay supermodel Paulina Pariscova. Oh, ang Amerika, merong Rambo. Matipuno. Macho. Oh, meron tayong Rambo to. May Agent 007. Ang UK. Di ba? Tall. Handsome. Di ba? Very attractive. Meron tayong Agent 00. Maliit. Si Weng Weng. Again, that's Filipino humor. And don't expect the world to laugh with us. Don't expect Taylor Swift to be thrilled when she sees Taylor Swift. Diba? Ikaw nga. Nung bata ka pa, high school, di ba? Maglalakwatso kayo sa mall. Kasama yung barkada, ang saya-saya nyo. Ang laki ng barkada. Tapos may makikita silang mama or ali. Nakamukha mo. Pero yung pangit na version mo. Super pangit na version mo. Pero makikita mo, oh nga no, medyo kamukha. At tinokso ka nila. Nakamukha mo, kamukha mo. Oh, napipikon ka, di ba? Pero yung buong barkada, tawanan. At your expense. That's Filipino humor. And I guess that is okay in the Philippines. Diba? Kaya lang, huwag ninyo i-expect na ma-flutter si Taylor Swift kapag nakita na niya ang Philippine version niya. Oh, papakita ng ano niya, staff niya. Oh, this is your Philippine version. Taylor Swift gets to be interviewed by the foreign press because the world is amused. And being amused does not necessarily mean appreciation. Magkaiba yun. Finally,
Taylor Swift became popular because of Taylor Swift's music. Sigurado ako ang mga fans ni Taylor Swift ngayon ay mga dati ng Swifties. Swift is not adding any value to the brand Taylor Swift. Hindi siya nagdadala ng daan-daan o libo-libong fans, bagong fans kay Taylor Swift. Diba? Meron bang nanood kay Taylor Swift na nagsabi, ngayon ko lang narinig yung mga music na yan ah. Taylor Swift yan. Ang ganda. So from now on, Swiftie na ako. Thank you so much, Taylor Swift. If you really support Taylor Swift, huwag niyo na kulitin si Taylor Swift na i-recognize siya. Kasi baka ma-recognize pa ni Taylor Swift na ginagamit ni Taylor Swift yung mga songs niya without consent. Learn from the campaign of Donald Trump, di ba? Sabi ng estate ng the late Sinéad O'Connor, stop using "nothing compares to you" in your campaign. Rolling Stones then, di ba? They threatened to sue the campaign of Donald Trump. Si Adele ganun din. So baka mawalan pa ng gig si Taylor Swift sa ginagawa ninyo. Total, hindi naman yata humingi ng recognition o validation si Taylor Swift. Masaya na siya na impersonate yung idol niya. At kung fan talaga kayo ni Taylor Swift, may ibang ways. No? Suportahan nyo siya sa ibang paraan. Lalo na kapag tapos na ang Eras Tour. Pag nag-fade na yung Taylor Swift fever. Lalo na kung nagbago na si Taylor Swift ng ini-impersonate. Class dismissal! Kung may natutunan, may sustansyang nakuha sa episode na ito, you know the drill. Like, subscribe, follow para sa pagbalik ko sa vacation. No? Kayo unang makakarinig ng Tara Kape. Olivia Rodrigo fan na lang ako. Oh, masyadong mahal ng Taylor Swift. Sana ko ito giveaway sa Gutsy concert ni Olivia Rodrigo. Mukha akong barangay tanod. Kapitana!